isang nakakabahala at nakakatakot na pangyayari ang maaring mangyari sa lugar ng Cebu sa mga susunod na mga taon. Bakit pinapanggit ng mga talubhasa na mabubura raw sa mapa ang Cebu? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Aksyon sa klima, inirekomenda upang pikilan ang paglubog ng Cebu. Ang mga eksperto sa ating bansa ngayon ay nagkakaisa para tulungan ang Cebu na hindi ito lumubog. Dahil 6 na lugar sa Cebu at 7 pang mga lugar sa bansa ay maaring malubog sa taong 2050 dahil sa patuloy na pagtaas ng antas ng karagatan. Ito isang pabala ng isang environmental group habang hinihikayat ang gobyerno ng Pilipinas na ipasa ang mga batas hinggil sa mga solusyon batay sa kalikasan at ang pagsisikap na gawing matatag ang mga baybayin sa hanip ng mga hakbang na maaaring magdagdag sa greenhouse gas emissions ng bansa na itinuturing sanhi ng pag-init na nagpapabilis ng pandaigdig ang pagtaas ng antas ng karagatan. Noong Setyembre, sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical at Astronomical Services Administration o PAGASA na ang antas ng karagatan sa Philippine Sea ay umaangat ng mga 12 sentimetro o halos 5 pulgada sa nakaraang 2 dekada. Ito ay mas mataas kaysa sa pandaigdigang average na 101.2 millimeters o 4 na pulgada hanggang 2022. Ayon kay Atty. Rose Lisa Esma Osorio, Vice Presidente ng Oceana Philippines, isang grupo para sa pangangalaga ng karagatan ang nababahala at isa itong mahalagang paksa na pinag-uusapan nila, lalo na't maaaring maging banta ito sa mga islang mababa ang altitude sa bansa. Mahalaga itong bigyang diin dahil tayo ay tinuturing na isa sa mga pinakamahinang bansa pagdating sa pagbabago ng klima. Isa sa mga pinakamalaking banta ay ang pagtaas ng antas ng karagatan na kinakailangan nating tanggapin ang bantang ito sa ating pag-iral, lalo na para sa mga islang mababa ang altitude at gawing agarang hakbang para sa pag-adapt sa klima. Ito pa'y ayon kay Esma Osorio na binanggit niya sa Sunstar Cebu noong October 14, 2023. Batay sa 2019 Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC at Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate o SROCC, malamang natataas ang pandaigdigang antas ng karagatan mula 0.95 na talampakan o 0.28 meters hanggang 3.61 na talampakan o 1.1 meters sa pagtatapos ng siglo na ito, dagdag pa ni Esma Osorio. Ito ang pinakamatindi at malupit na pagtatayas sa pagtaas ng antas ng karagatan na ginawa ng IPCC at kung wala raw magagawa ang ating gobyerno patungkol dito ay tiyak na magiging mas matindi ang problema nito sa hinaharap. Ayon pa sa pag-aaral, ang mababang tansya para sa pagtaas ng antas ng karagatan ay isang metro na magdudulot ng epekto sa 7,000 square kilometers sa 2,490 barangays na maapektuhan ang tinatayang 1.8 milyon na mga tao. Ang mataas na tansya para sa pagtaas ng antas ng karagatan, 2 metro ay magdudulot ng epekto sa halos 8,000 square kilometers sa 2,730 na barangays at maapektuhan ang 2.3 milyon na mga katao. Ito'y nakakatakot dahil pag ito ay umabot ng 3 metro sa pagtaas ng antas ng karagatan ay magdudulot ng epekto sa mahigit 15,000 square kilometers sa 5,387 na barangay at maapektuhan ang tinatayang 3.4 milyon mga katao. Kaya naman, nakakatakot mga kaibigan na marami sa Pilipinas ang maapektuhan kung aakyat ang sea level dito sa ating bansa. At talaga namang hindi lamang Cebu ang maapektuhan, kundi napakarami pang mga lugar sa Pilipinas katulad na lamang na Manila, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Zamboanga City, Iloilo City at marami pang iba ang maaring maapektuhan at makakapagbura sa mapa ng Pilipinas kung magtuloy-tuloy ang pag-angat ng ating sea level. Hebrews 4 verse 16. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaibigan,
tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos sa kanyang trono at ibibigay niya ang biyaya at awa sa atin sa panahon na kailangan natin ng tulong niya. At nawa ipanalangin natin na huwag magkaroon ng paglubog ang mga lugar dito sa Pilipinas at nawa ay mahihanda tayo ng ating Panginoong Diyos sa nalapit na niyang pagdating. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo, sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pagbibigay sa amin ng proteksyon, sa pagbibigay sa amin Panginoon ng mga babala upang sa ganun may handa namin ang aming mga sarili sa malapit na po ninyong pagdating. Tulungan kami Panginoon, ihanda ang aming mga puso na nawa ito ay naaangkop sa inyo pong kagustuhan. Nanawa ang aming Panginoon Jesucristo ay manatili Panginoon sa aming puso't damdamin at maging ilaw sa aming kapwa upang magbigay pabala sa malapit na po ninyong pagdating. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.